ako'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako po si Mel Bianco na muling maghahatid sa inyo na isang kwentong hango sa totoong buhay at may kita sa ating puso. Anak siya ng isang retiradong general at isang pharmacist. Pangalawa sa anim na magkakapatid. Itinuring siyang black sheep ng pamilya dahil sa kanyang pagiging basagulero noong bata pa siya. Nakilala ang kanyang pangalan noong maging miyembro siya ng grupong Hagibis, ang popular na all-male singing group noong 1980s. Nang lumaon, naging isa rin siyang sikat na action star. Sa kanyang mga pelikula, siya ang tagapagtanggol ng mga naaapi at mortal na kaaway ng mga masasamang loob. Pero ni sa hinagap, hindi niya inakalang ang nangyayari sa pelikula ay magkakatotoo rin sa tunay niyang buhay nang mapilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sariling pamilya laban sa mga kriminal na nanloob sa kanilang bahay. Mga kaibigan, tunghayan po ninyo ang buhay ni Jose Parsons Labiula Jr. na mas kilala natin sa pangalang Sonny Parsons. Madalas mapasabak sa away si Sonny noong bata pa siya. Laging minamaliit dahil sa kahirapan ng kanyang pamilya at dahil na rin sa kanilang pagiging Muslim. Hey bata! Hoy! 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 Natawag ka namin ah! Ba't ayaw mo tumili sa amin? Ba't ang yabang mo? Bagong lipat lang naman kayo dito ah! Eh ano ngayon? Ang yabang-yabang mo! Mahirap ka lang naman! Mas maganda pa bahay namin sa inyo eh! Wala akong pakilam! Umis na nga kayo! Hindi naman kayo na ano eh! Kumakaporma ka! Alam mo kung sino ka! Di ba anak ka ng Muslim? Di ba hindi dapat kayo nakatira dito? Dapat doon kayo sa Mindanao? Doon nakatira mga Muslim, di ba? Muslim! 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 Pulis ang tatay ni San, kaya mahigpit ang pagdidisiplina nito sa mga anak. Talagang wala kang kadaladala? Anong mamunti mo nang mapatay ang mga batang yun? Huwag ka makaalam dito! Anong gusto mo mangyari? Makulong ka? Ha? Tama na! Yan ba gusto mo? Habang tumatanda ka, lumalaki ng San gano? Ay, sinagtag ko yung wala naman sarili ko eh. Inutusan nila ako. Wala daw tayong karapat na tumira dito. Dahil mga Muslim lang daw tayo. Kung ikaw ang nasa na kaya ko, di muli magagawin yung ginawa ko. Ah, nakatumiran ka pa? Pati ako natatayag mo. Pinapairan mo yung pagkasanggano mo! Tay, ngayon na naman ang nagsabi sa akin eh. Nasa katwiran, dapat lumaban. Yan ang ginawa ko dahil yun lang po. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ano lang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Naturingan pa naman ako isang pulis na may katungkulan pagkatapos sa sarili kong anak. Hindi ko madisiplina! Pero tayo... Tama na! Magmula ngayon, pag nakipag-away ka ulit, ako mismo magpapakulong sa'yo at hinding-hindi ka na makakapag-aral! Tandaan mo yan! Dinala ni Sonny ang bantang iyon ng kanyang ama hanggang sa magbinata siya at pumasok sa UST Pei High School. Ngunit kahit anumang iwas ang gawin ni Sonny, talaga yata lapitin siya ng gulo. Bakit nakaguluhan yan? Magsipagtigil kayo! Sino nag-umpisa niyan? Isa-isa kayo magpupunta kayo sa opisina ko, ha? Ngayon din!
na. Apa, ma'am. O, sige. Makaalis na kayo. Oh, Nay! Wala po akong ginawang masama, Nay. Wala ka nang dinala sa pamilya, kundi puro sakit ng ulo. Kahit kailan problema kang bata ka. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo pag nalaman to ng tatay mo, ha? Mas mabuti pa siguro kung pakukulong ka na lang ng tatay mo! Kasi suminahon kayo, walang kasalanan ng anak nyo. Hindi siya pinagmula ng gulo. Ayon sa mga nakakita, umaawat lang siya. O, kain ng kain, ha? Kumain ka. Ano itong nabalitaan kong nakipag-away ng itong batang ito? Tay, walang kasalanan yung anak mo. Kinukonsinti mo ba ang barumbadong ito? Hindi naman sa ganun. Nasa lugar yung anak mo. Tinutulungan niya lang yung kaklase niya binububog ng mga siga doon sa eskwelahan. Ayaw niya na makigulo pero halos basag na yung mukha ng kaklase niya. Siya na nga yung humarap doon sa siga. Tay, Tay, bayani ang anak mo. Oh, bakit ka nakatungo? Tumayo nga. Ano, nahihiya ka ba sa akin o nahihiya ka sa ginawa mo? Ayan! Ganyan! Taas noo! Madalas mang mapagalitan dahil sa kanyang pagiging basagulero. May isang bagay na ginagawa si Sunny na hindi tinututulan ng kanyang ama. At ito ay ang hilig niya sa swimming at martial arts. Bata pa lang si Sunny, hinasa na siya ng ama sa iba't ibang klase ng self-defense techniques gaya ng Aikido at Arnis. Hindi pa alam noon ni Sunny na inihahanda niya lang ang sarili para sa mas marami pang laban na susubok sa kanyang tapang at kakayahan. Bukod sa martial arts, may isa pang interes si Sunny at ito ay ang pagkanta. Nilibot ni Sunny ang iba't ibang bar at folk house sa loob at labas ng Kamaynilaan bilang isang folk singer. Sumali rin siya sa singing group na The New Minstrels at nakilala sa bansag na Neil Diamond of the Philippines. Sa kanyang mga pagtatanghal, naging lapitin si Sunny ng mga babae. Pero may isang namumukod-tangi sa mga babaeng ito. Si Saul, ang childhood sweetheart ni Sunny na pinakasalan niya noong 1975. Wala ka pa? Wala pa raw eh. Pakainin niyo at gutom na siguro. Ha, kumadre? Di Mari, huwag kayong mahihiya. Kain, ha? Balik kayo doon, ha? Oh, Boss BJ! Kain! Oh, kumusta? Eto, medyo na-surpresa ako eh. Walastik, tatay na tatay talaga ang dating mo. Ah, siya nga pala, sino may kaarawan? Ay, first birthday ng anak ko, si Jing Jing. Nga pala, asawa ko, si Sol. Ma'am, magandang gabi po. Oh. Si Mr. B. Jose. Hello, ha. Upo kayo, upo kayo. Basta po. Upo kayo. Sige, Ma. Iwanan ko muna kayo. Mukhang may importante kayong pag-uusapan. Wala, sige. Ay. Eh, buti napunta kayo dito, boss. Sinadya ko talagang pumunta rito. Kasi nga, may ihalok sana ako sa'yo. Ano ihalok mo? Si Vic Del Rosario. Kinala mo? Vic Del Rosario? Di ba yan yung presidente ng Black Gold Records? Yun nga. May binubuo siyang singing group. Limang lalaki. At naghahanap pa siya ng isa pang miyembro. Yun bang pwedeng tumayong spokesperson at leader ng grupo? Nabanggit ko na sa kanyang pangalan mo. At interesado siya na makilala ka. Ano sa tingin mo, pare? Eh, Boss BJ, sa international pub mula ako napakinggan eh. Nirekomenda mo na pala ako. Alam mo naman ako, may ambisyon. Napakagandang bagay mo niya. Pero ganito, boss, eh, siguro pag-uusapan muna namin mag-asawa.
Pero ate natin na lang. Boss, pakirekomenda mo na ako. Ihingi mo na ako na appointment. Excited ako. Aasahan ko yan. Sige po. Maraming kantang pinasikat ang Hagibis. Sa kabuuan, nakagawa sila ng 2 album at 12 single. Ilan sa mga sikat nilang awitin ay ang Legs, Katawan, Nanggigigil, Maginoo, Bintana, at Ilagay Mo Kid. Karamihan sa mga kanta nila ay nilikha ng mga batikang kompositor na gaya ni na Levi Celerio, Joey De Leon, at Mike Hanopo. Dahil sa kanilang kasikatan, nakagawa rin sila ng isang pelikula, ang Legs, Katawan, Babae, na pinroduce ng Tagalog Ilang-Ilang Productions noong 1981. Ni San, na nagkaroon siya ng relasyon sa iba't ibang babae kahit siya'y may asawa na. Lalo na't sa kanyang relihiyon, hindi bawal ang magkaroon ng maraming asawa. Aminado rin si Sunny na may mga anak siya sa iba't ibang babae. Ngunit isa sa mga nakarelasyon niya ang nag-iwan ng malalim na pitak sa puso ni Sunny. Itatago natin siya sa pangalang Anna, dating sikat na beauty queen at artista. Hindi ka ba uwi? Baka hinihintay ka na ng asawa at anak mo. Mamaya na. Siya nga pala. May show ang grupo sa Bicol at sa Davao. Magusta mo sumama? Sige. Eh, yung asawa at anak mo, sasama mo. Gusto ko sana, pero yung mga bata may paso. Sa asawa ko naman, she would rather stay home. Homebody yun. Sandali na. Well, ano naman yan? O talaga, ano? Eh, hindi ba dapat ako gumagawa niyan? Siyempre, ikaw ang dapat makaalala. Imagine, sa dami naming naghahati sa'yo, dapat ako mag-iwan ng Mark para maalala mo ko. Ay, susto nga naman. Palagi naman ako maalala eh. Tanda. Tanda? Mm-hmm. Sunny, matanong nga kita. Sa dinami-dami ng babae na naloko sa'yo, bakit ako pinili mo? Siyempre, mabait ka, maganda, matalino, binibining Pilipinas, mahal ako. Mahal na mahal ako. At higit sa lahat, tanggap mo kung sino at ano ako. At alam mo, yung hanggang saan lang ang kaya kong ibigay. Ganda.
Galit ka ba? Hindi mo naman ako kailangan pagsilbihan pa eh. Kaya ko naman gawin yan eh. Tungkol saan na naman ba ito? Ha? Tungkol sa bagong babae mo. May bagong babae ka, hindi ba? Araw-araw kitang pinagsisilbihan. Araw-araw kitang pinaghahain ng pagkain mo. Pero huwag mo namang iparamdam sa akin. Ngayon lang ang papilit ko sa buhay mo. Ana. Ana ang pangalan niya. Malamang kilala mo. Yung artista. Mahal mo ba siya? Ma, kung maaari, nakikiusap ako. Huwag mo akong papiliin sa inyong dalawa dahil hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Kailan ba kita pinapili? Mahal kita ng buong buo. Tinanggap ko ang reliyon mo, ang paniniwala mo, lahat, lahat sa'yo. Pero ako ang una mong asawa. At karapatan kong malaman ng katotohanan. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo eh. Yung hindi mo pinagtatakpan kung anong totoo. Pakiramdam ko kasi mas lalo mo akong pinagtataksilan kapag tinatago mo kung ano yung totoo. Napilitan rin si Sunny na aminin kay Sol ang tungkol sa relasyon niya kay Ana. Minsan, sa isang di inaasahang pagkakataon, nagkita ang dalawang babae. Ana? Ikaw si Ana Ortiz, hindi ba? Yeah, ako nga yun. Pwede? Sure. Hindi mo ako nakikilala. Ikaw... Ako si Sol. Sol? Asawa ko ni Sunny. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Marami na akong nakilalang naging babae ni Sunny. At hindi naman sa pagmamayabang, wala naman silang masasabing laban sa akin. Pwede kitang... Mainitan mo. Sa loob, mag-usap mo na tayo. Paano ka nakakatagal? Alam mong marami kang kahati kay Sunny. Aaminin ko. Noon nagagalit ako sa kanya. Tinatanong ko ang sarili ko. Anong kulang sa akin? Bakit hindi siya makontento? Bakit laging meron akong kahati? Pero pagkatapos noon, huminto na ako sa katatanong. Tanggap ko. Muslim siya eh. Tinatanggap yun sa relihiyon nila. Basta ang importante, nagagampanan niya lahat ng responsibilidad niya sa pamilya niya. Sa amin. Alam mo, Ana, sa lahat ng naging babae ni Sunny, sa'yo lang ako na insecure. Bakit naman? Well, bukod sa maganda ka at saka sikat ka,
Habang tinitingnan ko ang mga mata ni Sunny, alam kong mahal na mahal ka niya. At kung gugustuhin niya, pwede niya kaming iwanan para sa'yo. Hindi niya magagawa yun. Mahal ka niya. At mahal din niya mga anak mo. Ana, bakit hindi na lang tayo magtulungan? Ano? Magtulungan? Paano? Sasabihin mo sa akin kapag kayong dalawa ni Sunny ang magkasama o kung meron siyang ibang babae. Ganun din ang gagawin ko sa'yo. Alam mo bang ang dami-dami na natin? Papayag ka bang madagdagan pa tayo? Salamat, Sol. Salamat at hinayaan mo akong mahalin si Sunny. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi kayang-kaya mong agawin si Sunny sa amin eh. Pero hindi mo ginawa. Yun ang pinagkaiba mo sa ibang babae niya. Hindi ka sakin. Samantala, patuloy ang sunod-sunod na tagumpay na inani ng Hagibis. Ngunit tila hindi nakayanan ng grupo ang kasikatang bigla na lang dumating sa kanila. Nalulong ang ibang kamyembro ni Sunny sa iba't ibang bisyo, ala, babae, sugal at droga. Pag natikman nyo to, isang isip lang para kayo nakalibre na pamasay papuntang langit. Oh, yeah. Ibang experience. Oh, tira ko muna, tira. Kevin! Pupubilayin sa langit. Marami pa rito. Oh! 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 Okay lang. Sige. Oh, this! Oh! Wow! Okay. Sorry! Oh. Ano naman ito para? Magkasama ka naman! Huwag na, Mon. Mag-editing pa ako. Baka magkawindang-windang yung nota ng kanta natin. Saka, alam mo na, baka mag-edit si Kuwander. Sari naman, kailan ka pa na takot sa misis mo, ha? Kung sino-sino ang babae inuwi mo, itapos na sabi mo, tatakot sa misis mo. Diba? Oo! Oh, oh. Ano ka? Ano ba? Ano ka na eh? Are, sige na, man, di ka makasabay. Next, 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 wow. Next, next, ay nakakasilaw. Next, 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 ay. Unti-unti ring pinasok ng inggit, intriga, at mga awayan ang grupo. Hindi na rin mapigilan ng isang miyembro ang paggamit ng itinagbabawal na gamot. Kaya't pagkaraan ng 2 taon. Punong-puno na ako sa inyo. Tuwing mga kapalpakan, pati pangalan ko, madalas nadadamay. Ba't pati kami dinamay mo? Bakit? Nahuli na ba kayo ng mga polis? Mon, pare-pareho lang kayo. Tignan niyo mga katawan niyo. Nagtatabaan kayo. Bakit? Dahil tamad na kayo mag-insayo, tamad na kayo mag-choreography, tamad na kayo mag-vocalization. Ano? Puro bisyo? Napapahiya na ako kay Boss Vic. Kung magsalita ka, parang ikaw lang may karapatan sa grupong ito. Di ba yan ang totoo? Kailan ba kayo nagmalasakit sa grupo? Ano ba kung ano problema mo? Masyado mo sineryoso ang pagiging leader mo. Ano ba nakakalang mo sa amin? Makautosan mo? Na lagi susunod sa'yo? Mon, hanggang ngayon pa ba naman na hindi yung pamatanggap na ako ang leader ng grupong ito? Akala ko nakalimutan mo na yun. Talaga palang mayabang ka eh! Mon, kung wala ako sa grupong ito, malamang magiging patapon lahat ang buhay ninyo. Ang sakit mo magsalita.
Bakit? Dahil ba sa ikaw ang pinakasikat sa amin? Dahil ikaw ang maraming fans? Ano? Papahanda kami sa'yo? No way, pare! Kung ayaw mo, lumayas ka dito! Mabubuhay ang hagibis kahit wala ka! Pare! Wala namang gadyanan! Isa ka ba, Mike? Di ba yun ang gusto mangyari natin? Lahat tayo! Nalalabangan dito kay Sunny! Pare-pareho tayo nabubuhay sa ugali niya! Di ba? Ano, Benny? Ba't tayo magsalita? Sabihin niyo kung anong totoo kay Sunny! Sabihin niyo! Magsalita kayo! Pag ito ang nakatalikod si Sunny, hindi ba pinag-uusapan natin siya? Hindi ba? Hindi ba, Mike? Sabihin mo! Tama na! Tama na! Tama! Kung ganito rin lang mangyayari sa atin, mas mabuti pang maghiwa-hiwalay na tayo. Pare, huwag kang umalis! Tama ka naman eh. Ikaw naman talagang sentro ng grupong to eh. Pag nawala ka, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hindi namin alam kung saan kami pupulutin. Brady! Huwag ka pa niwala rito! Ha? Itatayo natin ang grupo! Kahit wala siya, hindi natin kaya! Kaya na akin! Mahina na ang loob mo! Panipagamit mo ng droga! Kaya patay mo na takbo! Kuntado na! Tumigil ka na! Pare, tama na yan! Brady, tama na! Tama niya! Hold on! Tama na! Tigil na! Tama na! Pare, tama na! Tama na! Halos kasabay ng pagtiwalag ni Sunny sa Hagibis ay ang paghiwalay rin nila ni Anna. Han? Aalis ka? Babalik na ako sa States sa mami ko. Bakit? Tinatanong mo kung bakit? Sunny, nagkamali ako. Hindi ako tulad ni Sol. Sakim ako. Ayoko nang may kahati. Hindi ko kaya na may kahati. Han. Huwag mo ko iwanan. Don't leave me. Tell me, anong dapat kong gawin para... Para ka lang umalis. If I ask you to go with me to the States, sasama ka ba sa akin? Alam mo naman, di ko pwedeng iwan ang mga anak ko. Maliliit pa sila. Stupid of me. Tinanong ko pa sa iyo. Alam ko naman ang sagot. Han. Sabihin mo sa akin, kung meron pa akong mahihintay sa'yo. Sabihin mo sa akin kung meron pa akong rason para maghintay sa'yo. At ayaw mo sumagot. Sige. Papayagan na kita umalis. Pag dumating ako, nangangahulugan, sa'yo ko. Pero pag di ako dumating, hindi ako sa'yo. Pero gusto kong malaman mo, mahal na mahal kita. Love you, honey.
Derek. Maraming maraming salamat po. Oo, Derek. Sige po, salamat po. Mama! Ano yun? Sino ba yung kausap mo? Ma'am, wala naman si Director Willie Milan, yung action director. Gagawin na niya akong artista ngayon. Action star, Mama! Talaga? First break! Bida na si Parsons! Wow! Anong sinabi mo sa kanya? Eh, sabi ko, sasanggunin ko muna sa'yo. Parang mapipigilan pa kita. Eh, alam ko naman, nung bata ka pa eh, gusto mo nang maging isang sikat na action star, hindi ba? So ngayon, matutupad mo na yung matagal mo ng pinapangarap. Ibig mo sabihin, pumapayag ka? Ikaw naman, parang mapipigilan pa kita. Uy, sa first shooting day, sama mo kami. First shooting day? Oo. Bawal ang papirma ng autograph, ha? Sobra ka ako, eh! Misis ko, action star na kami! Ang damo na katulad namin ay matagal mamatay. Madaling nakumbinsi ni Direk Willie Milan si Sunny na subukan ng pag-aartista. Dahil sa kanyang background sa martial arts, pelikulang aksyon ang naging forte ni Sunny. Ngunit kasabay ng pagsikat niya bilang isang action star, muli siyang nagumun sa alak at sugal. Halos milyong-milyon kung tumaya siya sa mga pasugalan. At lahat ng naipon niyang salapi, winaldas niya lang sa kanyang mga bisyo. Pare, tama na. Laki na nang natatalo sa'yo. Diba? Huwag mo akong pakialaman. Pare, konti na lang ihalos ka natin. Hindi nang talo sa'yo eh. Eh, hindi mo naman pero yung sinusugal ko eh. Pwede ba? Ha? Talo sa'yo rin naman yun eh. Wala akong pakialaman. Lahat ng kabuhayan mo dahil sa lintik na sabong na yan? Wala kang pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi! Hindi ako papayag na ilulun mo yung sarili mo dyan sa bisyong yan habang unti-unti mong nilulustay lahat ng pinaghirapan natin! Ano? Pinaghirapan natin? Natin? Hoy! Ako lang ang nagdadala ng pera rito sa bahay na ito. Kaya ako lang ang may karapatan. Kung kailan ko gusto, at kung saan ko mabubusin ang pera ko. Yeah? Hindi lang naman pera mo ang naapektuhan dito eh. Pati pamilya natin, unti-unting nasisira dahil dyan sa bisyo mo. Marami na akong tiniis sa'yo, Papa. Parang awa mo na, huwag mo nang dagdagan. Ha? Kung ayaw mo, kung hindi ka makapagtiis, umuwi ka na doon sa inyo. Isin na buhay daw! Hindi naglaon, ang pang-aabuso ni Sunny sa katawan ay naka-apekto rin sa kanyang kalusugan. Busy! Okay ka lang? Hindi ako makahinga. Dalhin niyo ako sa ospital. Hoy, si Bossing, di ba kayo nga din lang gustan? Ano ba? Huwag mong pilitin. Hindi mo pa kaya. Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga. Sabi rin niya, kailangan ihinto mo na yung pag-inom mo dahil kung hindi, magkakaroon ng komplikasyon ang puso mo pati na ang atay mo. Ang laki na mo. Ang laki-laki na ng kasalanan ko sa inyo, ma. Pero sa kabila ng dami ng kasalanan ko sa inyo, nandiyan pa rin kayo palagi sa tabi ko.
akong karapat-dapat na maging asawa mo. Lalong-lalo nang hindi ako nararapat na maging ama ng aking mga anak. Sana mapatawad mo. Sana mapatawad ako ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko mga anak natin, ma. Sana mapatawad niyo ako. Sana mapatawad niyo ako. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muling naitayo ni Sunny ang sarili mula sa pagkakadapa niya. Pinag-ibayo niya ang pagsisikap sa mga sariling negosyo, gaya ng pagbibenta ng mga kotse at pagbibreed ng mga aso. Pinasok din niya ang politika. Naging konsyal siya ng Marikina mula taong 1992 hanggang 1995. Sa paunti-unting hakbang, muling na bago ni Sunny ang buhay niya. Inakala ni Sunny na tahimik na ang kanyang buhay sa piling ng kanyang unang asawang si Sol at ang kanilang mga anak. Nagpakasubsob siya sa iba't ibang negosyo at trabaho. Noong 1987 at 1998, sinubukan rin ni Sunny ang pagdidirek ng sarili niyang mga pelikula. Ngunit itong nakaraang taon, isa na namang matinding pagsubok ang hinarap ni Sunny at ng kanyang pamilya. Taong 2002, nang pasukin ng mga armadong lalaki ang bahay namin. Dito. Dito sila nag-aagahan. Oo, wala. Oo, okay na. Tara! 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 Tara!
problema! Sentra. Ano na, this time, mahahaba na yung dala nila. Definitely, armor light rifle. Tsaka apat-apat, dalawang sasakyan eh, umikot na eh. Pag lumabas na naroon ng bahay, hindi mo na pwedeng habulin yung culprit. I did that instinctively as a father to, you know, to my children. Tsaka yung threat nila na babalikan, papatayin kami. Kung isang kasalanan na ipagtanggol ang iyong pamilya at mamatay para sa iyong pamilya o makulong para sa iyong pamilya, pagmamahal sa iyong pamilya. Eh mga kababayan, magpapakulong na lang po ako. Pero wag lang po nilang saktan ang pamilya ko. Tapos kalabanin ng mga kriminal na nanloob sa kanyang tahanan, may bago na naman pong problema nga harapin ang aktor na si Sunny Parsons. Desidido raw po ang Marikina Pulis na isampa ang kasong multiple homicides laban kay Parsons dahil sa pagkakapatay niya sa mga suspect na nagnakaw at nagtangkang pumatay sa kanya at sa kanyang pamilya. Kung matutuloy ang kaso at papanig ang korte sa mga salarin, posibleng si Parsons pa ang makasuhan at bumagsak sa kulungan. May karapatan din ang mga salarin na na-violate. Dahil sa ginawa ni Sunny, kailangan din tingnan ang mga karapatang yon. Mga hayop sila. Pamilya ko na nga nalagay sa alanganin, sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, mukhang ako pa ang may kasalanan. Eh, hindi ba sinabi ni General Quintos tutulungan niya tayo? Di ba nangako siya? Tutulungan? Yan ba sinasabi niyong tutulungan? Trinidor niya tayo, Mama! Siguro naman maabswelto ka. Formalidad lang naman lahat ito, hindi ba? Sana nga, Mama. Pero sa tingin ko, mukhang babalik na rin tayo ni Quintos. Mas ipinaglalaban niya ang karapatan ng mga kriminal na yon kaysa sa karapatan natin. Bakit? Wala ba akong karapatan ipaglaban ng pamilya ko? Wala ba akong karapatan ipaglaban ng buhay ng mga mahal ko sa buhay? Kayo! Tama na, Papa. Pabayaan na lang natin silang isampa ang kasong gusto lang isampa laban sa'yo. Alam ng Diyos na wala kang kasalanan, kaya huwag kang mag-alala. Lalabanan natin sila sa korte. Sa atin papanig ang batas, Papa. Sana mo. Sa tulong ni na Mayor Alfredo Lim, Attorney Frank Chavez at Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, napawalang bisa ang kasong multiple homicide na isinampalaban kay Sunny. Ang tatlo pang suspect sa krimen ay nasukol at napatay rin ng mga pulis. Sa imbestigasyon, napagalamang mga miyembro pala ng Waray-Waray Gang ang mga kriminal na nanloob sa tahanan ni Sunny. Congratulations, pare. Salamat. Pare, kumare. Ay, pa! Papasukin niyo sila. Ay, kumare, kamusta? Ay, Jane, pakainin niyo muna. Sige, nasa bayan. Ay, itong mga bata. Ayan, pakainin niyo muna. Kumain niyo muna kayo. Pare. Ay, pa, telepono. Uy, ako na.
Pare, inom lang, ha? Sige, alam nyo, kumari, kumain. Hello? Kayo, ha? Sunod kayo doon. Kung sa akala mo, tapos na tayo, nagkakamali ka. Hindi mo ang press back namin. Hello? Sino ito? Sino ito? Pa? Sino yun? Ano nangyari? Mukhang babalikan ako ng mga loko. Yun din ho bang dati? Palagay ko. May granada na eh. Mabuti na lang, konsihal. Hindi sumabog yung granada. Oo nga. Mabuti na lang naunahan ko. Kung hindi, madisgrasya kami lahat. Ano pa ho ba mga nakita nyo? Yung pa rin kotse. Yung pa rin ang number. Walang plate number, pero yung conduction sticker ang natandaan ko. Mas mabuti pa, konsyal. Iko-coordinate na lang namin sa CIDG. Mabuti pa. Sige, Sarento. Bahala na kayo dyan. Sige, konsyal. Oo. Sandali lang. Sa buhay natin. Ma, hindi tayo alis dito. Ano, hindi mo ba nakikita? Hindi nila tayo titigilan. Hindi nila tayo titigilan habang nakikita nilang buhay tayo. Uubusin nila yung pera nila, yung pala nila para mamatay lang tayong lahat. Sa mga anak natin. Paano tayo mabubuhay ng normal? Paano?
May awa si Alan. Hindi niya tayo mababaya. Sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lungo. O Jing, aboy tayo na! Balian niyo! O tahan-tahan. Wala ba tayong nakalimutan, ha? O, oh, yung mga gamit. Kompleto na ba? Oo, oh, ito na. Si... O, oh, tama. Ma. Anak. Magpasalamat tayo sa Diyos. Sa kabila ng trahedyang nangyari sa buhay, normal pa rin ang buhay natin. Hanggang ngayon. Ayun na, ma. O, tayo na. Balik tanaw nga muna tayo nung panahon na medyo bata-bata pa tayo nung mga panahon yun, di ba? Nung panahon ng Hagibis. Yeah. 80s. Yan. Paano ba nag-umpisa yung Hagibis na yun? Well, ang Hagibis po, Ate Mel, nag-umpisa yan. Brainchild ni Vic Del Rosario ito. Black Gold Bicol Beauty Corporation. Oh. Eh, kasalukuyang putok na putok ang BSTN Company. Aha. So they needed another group to panlaban. Oh. Now, how did your career go? Nauna yung pagiging special agent ko sa Philippine Constabulary. Okay. Full time ka na noon. Uh-huh. How did you do that? I was assigned with the Special Services. Okay. It's a unit in the Philippine Constabulary noon that deals with athletics and entertainment. Kaya I was allowed. So ang galing naman ano, ha? Pero ang training, Ang mental ano is all police. All police. Military. Diba? Military, military ang ano mo, ang training mo, orientation ng basic ano, profession advanced, mo. So. Correct. So that helped you very much. Yes, diba? Ma'am. Yes, nung ma'am. Itong lately na kayo ay pinapasok sa sarili mo ng tahanan. Sarili kong kwarto mismo. Oo. Ano yung pinairal mo nung mga panahon yun na ano, na ikaw na? First of all, presence of mind at saka holy intervention. Sabi ko, God, please help me into your hands. I give my life. Oh, if it's my time, it's my time. Oh. Pero give me a sign. Nagkaroon ng blast yung barrel, yung bala, pero yung slug na-stuck doon sa loob ng barrel, hindi lumabas. Sabi ko, this is the sign that God is with me, that Allah is with me, kasi Muslim po ako. Sabi ko, Allah. Allahu Akbar, sabi ko, and you know, Bismillah, Rahman, Rahim, Shadu Allah, Ilaha, Illallah. Ito na yung sign ng Diyos na hindi ko pa oras. Okay. Sabi ko, God, bigyan mo lang ako ng pagkakataon and I will engage these people. I will give them justice sa ginawa nila. Sa tingin mo, pagka kami ang inabot ng ganyan, ano ba yan? Ano ba? Parang nakakatakot tuloy isipin eh. Paano Unang-una po, before I do such, ganito po yan eh. Ang buhay po natin ay isa lamang. No? Kaya isipin po natin yung ating karapatan sa kabuhayan. No? Ipagtanggol ang ating sarili sa maraming paraan. Nagkataon lamang po na ang baril ang isang pinakamabilis at kagat na maaring sumagip sa ating buhay. Sana po ay magkaroon po tayo ng malawak na pananaw tungkol sa firearm handling at gawin po nating positibo ang ating isipan na ito ay ginagamit lamang sa pagtatanggol sa ating sarili at kailangan siyempre licensed firearm. And I strongly recommend you take courses and I'm offering Arms Corps Philippines, nandyan lang po kami and I'll be happy to guide you. At saka naman po doon sa mga kriminal, sana naman po ay... Makikiusap ka kayo sa mga kriminal. Makikiusap ako sa inyo. Sana po ano, mamatay Sigilan na kayo lahat. Sigilan nyo na ako. Sana yung maraming salamat. Maraming thank you for guesting po sa magpakailanman. Salamat. Hindi matatawaran ang katapangang ipinamalas ni Sunny. Handa niyang ibuwis ang sariling buhay. Masiguro lang na ligtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan. Sa harap na isang matinding trahedya, imbes na magkawatak-watak, ay tila lalo pang tumibay ang pamilya ni Sunny. Maging halimbawa sana ito para sa iba pang pamilya na dumaraan din sa iba't ibang klase ng pagsubok. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin ngayon
bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman.